Okay, magandang hapon ulit sa inyo mga ka-riders dyan, mga ka-RFI, ka-RUSI. Pauwi na po tayo at ito, may napansin po ako, mukhang may binabatak na TMX, Honda po siguro to, TMX. At ang bumabatak po na tricycle ay si RUSI. Nakakita ko lang po, natuwa lang po ako, ito medyo sinundan ko po. Kaya mas malakas si RUSI kasi magsasabing si Ryder, hindi ho totoo. Ito ho katunayan na malakas po si RUSI ito. Kasi one time nangyari na po rin sa akin to, yung aking ito, itong si RFI ko, binata ko naman si Mio nung aking kasamahan na tumirik. Kaya siguro ano lang po talaga, luma na yung mga branded na motor kaya nababatak sila. Pero malaking ano ho to, si RUSI, malaking tulong po ito sa atin at ano, malakas din po talaga itong motor na to. Ito na, dito na po tayo ngayon sa kahabaan ng Los Baños. At naisipan ko pong ipili ng pasalubong yung aking mga gremlins, yung mga anak ko po. At mahilig po yun sila sa buko pa eh. Kaya lang, baka ang piling ko na lang po ay kasabaki. Kasi lagi pong mahaba ang pila sa original buko pa eh. At talaga pong dinadayo yan dahil masarap po talaga yung buko nilang tinda. Pero try ko naman po ito yung cassava cake kasi nabalitaan ko masarap din po yun eh. Kaya bibili po tayo ngayon. Sa ano po yan bago dumating ng original buko pie. Yung sa pwesto po ng meats. Mukhang masarap din po yun. Ito na po. Kakaliwalan tayo. Ito po yung pwesto ng meats. Ayan. Bibili po tayo dito. Sige po. 200 po. Oh. Ipon muna tayo ng pasalubong sa mga gremlins, gremlins special kasatak. So, 200 lang. Salamat po. Para naman may mamil yan daw ngayong gabi. Lagay lang natin sa box at good luck. Buko pa sana ang bibilin natin kaya lang medyo mahaba ata ang pila. Ayoko nang sumama pa sa pila kasi malayo pang uuwian natin. Kaya ito po yung dyan po nakapuesto yung original buko pa sa kabilang establishment lang. Sa ngayon po under pa rin tayo ng ECQ. Extended nga po yung ECQ from April 4 to April 11. Yun lang, kagandahan ng under sa ECQ ito. Dati po, traffic kagi dito sa Los Baños. Buti ngayon po, maluwag ang kalsada. Mabilis po tayo makakauwi. Hindi po tayo matatraffic, lalo-lalo na sa may bandang Olivares. Ito ho, makikita nyo naman po yung luwag ng kalsada. Medyo nauuhaw na tayo. Dadaan muna tayo dito sa binibilang ko ng buko. Meron po kasi mga pwesto rito ang buko. Kaya fresh po ang buko rito sa Los Baños kaya masarap po. Ito po yon sa bandang kanan. Na isang buko juice nga po. Kakauhaw na eh. Layo-layo ang biyahe natin. Ito, malaking tulong to at medyo mapapatid ang uhaw natin.
gagabihin tayo. After po dito sa Los Baños, dadaan tayo ng Bayan ng Bae, tapos Victoria, then Pila. Maganda po ang biyahe natin ngayon, maluwag ang kalsada, ito mabilis po tayong nakauwi. Bali, nasa bayan na po tayo ng Pila. Ito po, shoutout po kay Mayor Eday Ramos ng Pila. At napakaganda po, napakalinis nitong kanilang National Highway. Ito, mapapansin niyo po ang mga puno. Talaga na-maintain po nila na hindi pinutol itong mga puno na to, kaya laking tulong po nito para sa ating environment. Medyo lilim pa rin po yung mga lugar na to, kaya maging hawa po bumiyahe dito. Ma-fresh po ang hangin at saka ayun po, maluwag ng kalsada. Kaya safe na safe po ang pakiramdam natin pag tayo dumadaan dito sa Pila. At maano po, maayos po ang mga lansangan nila. Nga po pala mga ka-riders natin, ma-share ko lang po yung aking ginagawa bago umuwi. Kasi po, katulad ng nasabi ko dun sa una kong video, yung nga pong safety health protocol na ginagawa namin. Ngayon pagdating sa bahay, hindi muna po agad ako pumapasok sa loob ng bahay. Dun muna tayo sa garahe at meron po tayong ginagawang mga pag-disinfectant. Dinidisinfect po natin yung aking mga gamit saka yung aking pong mga damit. Bali, kailangan na sigurado po tayo kasi hindi natin alam kung nasaan ang virus. Hindi natin nakikita ang virus, kaya nagsisigurado na po ako dahil ang nakasalalay po dito ay mga kalusugan ng pamilya, lalo na yung mga anak ko po. At nakakatakot na nga po yung virus na kumakalat ngayon, kaya yun lang ang ating panlaban natin. Sumunod tayo dun sa mga health protocol na pinapatupad, si para sa atin din po yun. Okay, mamaya po papaliwanag ko po ng maayos, papakita ko po sa inyo yung mga ginagamit namin para sa kaligtasan po natin. Okay, update naman po dito kay RFI. Ito po, wala po akong kaproblema. Ang ganda po ng performance pa rin niya. Yun lang, malapit na uli ako magpa-change oil kasi nga mapasok na ako sa mahigit sa buwan na to na ako'y ginagamit. Kaya medyo nararamdaman natin na medyo nagkakaroon na ng vibration ulit. Tapos papacheck natin ulit yung gilid niya, baka marumi. Pero priority yung pagpapa-change oil. Saka siguro yung pagpalit ng gear oil, baka magpapalit na rin ako noon. At para mas pinang takbo. Pero sa ngayon wala problema, ang pinang ho ng takbo. Lalo na ang kalsada natin ay asfaltado, pinong-pino. Kaya para lang po tayong nakalutang sa hangin pag nagpapatakbo. Ang ginhawa po, talagang parang nakaangkas lang ang pakiramdam ko. Kaya tuwan-tuwa po ako. At wala tayong nagiging problema. At malapit na mag-isang taon tong si RFI. Happy anniversary na. Wala na, tapos na ang sumpa pagkatapos ng isang taon. At magandang performance pa rin yun. Papakita ko po sa inyo yung ginagawa kong health safety protocol dito sa bahay bago pumasok nga po ng loob ng bahay. Dito muna po tayo sa garahe. Bali, papalipas tayo ng mga ilang minuto rito. Ayun nga po, una, mag-thermal scanner ako bago pumasok. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito po yung kinabit namin na thermal scanner.
po, magte-test muna po ako ha, kung ilan ang ating body temperature. Ayun, 36.2. Normal temperature po tayo, sabi ng ating device. Kaya, okay. Sige, ang susunod ko naman pong gagawin, ito, kung nakakita nyo ito, lahat po ng suot ko, pwede lang po yung pantalon, siyempre. Ilalagay ko muna sa motor, papatong ko dito. Ito, lahat ng suot, kasi siyempre, kailangan ma-disinfecto dahil galing nga po tayo sa labas at hindi natin masasabi, mas maganda na yung manigurado tayo. Huwag tayong magsabi na, ay okay lang, hindi, dapat sigurista tayo. Meron ko tayong disinfectant pag machine. Ngayon naman yung mga ganyang aparato ngayon, mabilis na maka-avail kasi nga po, nagmura na sa Lazada at Shopee, makikita nyo naman po doon, nagbagsakan ng mga presyo. Kaya kung nga pong sa motor, mga spare parts, saka mga accessories na nakakabili tayo, kasino na po ito na para talaga sa ating kaligtasan, para sa sarili natin, sa mga kamag-anak natin, sa mga anak natin, asawa, siyempre. At maganda po na magkaroon tayo nito. Lalo ho sa panahon ngayon na hindi pa nawawala ang pandemic. Ito po isang malaking tulong itong ating kinuha na air purifier. Maganda rin po meron tayong suit ito para kahit papano meron po magagawang tulong lalo na sa mga ating laging lumalabas ng bahay. Ito po isa, alcohol. Lagi tayong nagbabaho ng alcohol. At pang-disinfectant din. Okay, sige, pauusukan na natin yung ating mga gamit, saka tayo. Pakita ko po sa inyo yung disinfectant pag machine na nakuha namin. Ito po yung pag machine na binabanggit ko. Sa maliit na bote na to, bali ito po siya. Ayan po, bali multi-purpose cleaner, disinfectant, and fogging solution. Ayan, pwede rin nyo gamitin siya sa panlinis sa bahay, pausok sa bawat kwarto. Ayan, malaking tulong po ito, itong liquid na ito. Magpapausok na tayo. Ayan, unahin natin si motor, si aking ilang gamit, yung bag. Tapos tayo rin po magpapausok. Dito po, pagpasok sa loob ng bahay, sa likod po ako dumadaan, meron po tayong sliding door. Ito po, kaya malaking tulong po ito. Pansamantala, habang hindi pa ako nakakapaligo, ay sarado muna yan. Kailangan po ko po muna mag-gargle ng mainit-init na tubig na may asin po. Ito, mag-gargle muna tayo. Para kung may mga nakapasok ng virus sa atin, mapapatay na po nitong may balikan nilang o may init-init na tubig.
at malaking tulong po ito para hindi makapamahay yung virus sa lamunan o sa bandang ilong natin. Kailangan mainitan yung ating lamunan. Then, ang huling step, naliligo. Kanya lang, kung wala naman tayong heater, kung walang heater, pwede tayo magpakulo muna ng tubig. Tapos, ihalo natin sa isang timbang tubig. Hindi lang pwede na papalito. Pero ito, swerte lang po, kung wala tayong heater. Kaya, okay na, maliligo na tayo. Kasi, mahirap maligo ho ng malamig, lalo galing po sa biyahe. Baka naman tayo mapasma. Saka baka yun ang dahilan ng pagiging magkasakit natin, yung masyado tayo malamigan pag hindi mainit ang ating pinaligo. Sige, ligo na po tayo. Okay, aray, hinip! Tay, hinip! Okay na, tapos na tayong maligo. Safe na tayo. At wala na siguro tayong virus. Kaya pwede na tayong lumapit sa mga bata. Ito, kain muna tayo ng binili kong pasalubong. Ito ang kasabaki. Dito, pupunta po tayo dito, Bradley. Ano, kawin ka, Bradley? Ito, dali, oh. Aray ko. Ano ba? Tabi dyan. Tabi. Masok po. Ang book ba? Ay, mabuksan ko na. O, open ko lang. Usod ka. Open ko. Open yun, ah. Ito na mga gremlins. Pwede na lumapit. Oy, sandali lang. Hati-hati tayo dyan, ha. Oy, 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 huwag gagawan. Dito tayo, dito. Dito tayo sa salas, oy. Lagay niyo dito, dito. Dahan-dahan, ano ba, baka? O, kuha kayo ng pang-slice. Tingnan niyo nga kung masarap. Wow. Try ko ka pang-slice. Hanggang sa muli, mga karosi, mga ka-riders. At papaalam na po muna kami para makapag merienda na po nitong kasabaki. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang dito lang po ulit. Maraming salamat po. Please like, share, and subscribe na po sa aming channel. Salamat po. Bye!